showbiz fanatics Daniel Padilla umamin na malabo niyang gawin or makipagbate no sa isang punto or issue na nakapaloob sa kanyang pangalan ng lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga no, dahil pinag-uusapan ngayon, dahil alam naman po natin na talagang kalat na kalat yung breakups, no? Na naganap dito po dito kay Dea Alonzo at kay Mr. Dominic Roque na kumakailan namang ay napabalita, nagsalita po siya na hindi daw di umano imbitado itong si Daniel Padilla sa mismong kasal niya. At kinamin niya din sa interview niya na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan or not in good terms sila ni Daniel. Na bagay na ngayon binabalikan siya ng kilan sa mga fan nitong si Daniel Padilla dahil kaya daw pala hindi imbitado si Daniel dahil mismong siya na ikakasal ay hindi rin imbitado sa kasal ni Bea at ni Mr. Dominic. Ngayon, marami po tuloy pinupukul dito kay Dominic Roque dahil po sa pagsasalita na niyang ganon against Daniel. Dahil dyan, sabi po ng ilan sa mga online news na si Daniel Padilla di umano ay malabong makipagbate kay Dominic Roque. This is according to Abante News, ano? Sabi po Daal na isa ito sa mga pinakamalabong mangyari dahil kalat ng araw ang hiwalayang Dea Alonzo at Dominic Roque ay wala nang kasalang inaasahan sa dalawa. Siyempre, may mga marites na nagtatanong kung humahalakhak na ba si Daniel Padilla sa mga isyu ngayon kina Bea Dom dahil ang huli nga ang nagsabi sa press na si Catherine Bernardo lang ang invite sa kasal nila ni Bea at hindi nga raw sila nag-uusap ni Daniel. Na since 2020 ay wala silang komunikasyon nga. Nasabi naman ng isang source ay hindi naman daw mortal sin ang nagawa ni Daniel kay Dom. Na sa maraming magagandang nagawa raw di umano ni Daniel kay Dom ay grabe naman daw ang maging galit nito sa kanya noong una. Ang alam ba ng source natin, ang pinaggalitan daw ng dating magkaibigan ay nang malate si Daniel ng mga 2 hours sa usapan nila ni Dom na ipapakilala nga raw kasi ni Dom si Daniel sa makaibigan niya na member ng isang samahan na nagmo-motorcycle na pati raw kay Catherine ay pinaalam pa ni Dom ang pagkalate ni Daniel. Yun ang alam kong dahilan ng pagkakagalit nila at hindi yung ibang mga naglalabasan pa. Chika ng taong tinanong natin sa posible kayang magkabati si na Daniel at Dom, ang alam po malamong makipagbate si DJ kay Dom. Lumala na nga kasi yung tampuhan nila. Chika pa ng ilang source. So dahil po dito, si Carlo naman po ay inuudyokan ng ilan sa mga netizen at ilan sa mga closest friend nitong si Carla na ipagtanggol si Daniel Padilla against Dominic Roque. So sabi niya na aaliw nga daw ang ilan sa mga celebrity, showbiz personality na kilalang malapit sa mag-inang kila Carla at Daniel Padilla. Kaya daw inuudyokan ng ilang showbiz personality si Carla na ipagtambol si Daniel laban kay Dominic Roque. Nagsalita na kasi si Dominic na 2020 pa lang may gap na ito kay Daniel na hindi nga raw sila nag-uusap ng anak ni Carl na anak ni Carla. Na bagay na talagang ikinagalit ng lahat dahil bakit daw nagsasalita si Dominic ng ganong mga statement sa gitna po ng issue at alam naman na sobrang init ng pangalan ni Daniel Padilla, di nagdagay niya pa no, ng inis ng ilan sa mga fans ni Daniel. So dahil po dito, according sa ilan sa mga netizen, ilan sa mga fan nitong si Mr. Daniel Padilla ay inuudyokan di umano si Carla Estrada na magsalita patungkol nga sa issue na yon. Pero syempre, mas minabuti ni Carla Estrada na manahimik patungkol dyan. Kasi nga naman, hindi rin naman makakatulong yan sa karera or sa buhay ni Daniel. And of course, syempre, hindi rin naman po papayag si Daniel na magsalita ang kanyang ina. Kaya nga po talagang pinipreserve nila yung kanilang mga sarili. They make it a point na wala silang sasabihin sa publiko. Kasi anumang sabihin po nila, ay lagi naman pong hindi sila paniniwalaan. So better yet, huwag na lang sila magsalita. So nakumpirma yon no, na ito nga,
yung kanilang rift, no? 2021 pa lang po yan binalita na yan ni Mr. OG Diaz na nagkaroon nga daw ng rift. Pero ang sabi, ang dahilan ng di nila pagkakaunawaan, ito daw di umanong si Mr. Bomenic Roque ay pinopormahan yung kanyang kapatid na si Maggie. Tapos nabalitaan na lang niya na magjowa na pala itong si Bea at saka si Dominic na bagay ni kinagalit ni Daniel. Pero according sa ilang source, hindi naman daw po yun ang dahilan. Ang tanging dahilan ng pagkakagalit nila ay yung pagkalit ni Daniel Padilla sa kanilang usapan. So kayo po, ano po ang saloobin ninyo patungkol sa bagay nito? Comment down below. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga reaction po ninyo patungkol sa ating last updates na talaga namang maraming parang halo-halo yung emosyon ninyo patungkol sa invitasyon ng kapatid ni Daniel towards Catherine sa kanyang 18th birthday. Unahin natin ang komento ni Cele Ruelo. Gamitin na lang yan. I'm sure they knew what their brother was doing behind her back. Still, they let it happen. Kinukonsinti nilang kapatid nila all the while Catherine staying loyal for them. Fair ba? Don't grant it. I'll be surprised if she does grant that. Ayan. So, sabi po ng ilang mga fans, wag na daw na pansinin ni Catherine, deadmine na lang yung invitasyon. Kasi nga naman, di ba, parang hindi rin po yun makakatulong sa healing process na meron po si Catherine. Yan yung bagay na sinasabi nila. Sabi naman ni Rason, ni Riam Mariolada, go ahead, Kat, listen. When DJ sisters, she really begs you. You have good heart. Even seeing DJ in this situation, you suffer to that. Doesn't stop you from seeing God's, from seeing them godless. Ayan. So, kasi parang kasama kasi sa pag-move on na dapat hindi sila magkita, ba? Diba? Dapat mas, at mas, or ako para sa akin, parang kasama din sa pag-move on na magkita sila para makikita mo kung may feelings ka ba dun sa tao, ba? Diba? Sabi naman po ng isa pang user, ng isa pang, ito pong comment po nun, sabi niya, pataymikan nyo na si Kat, sabi ni Herminia Pineda. Huwag God go gamitin ang 18th birthday para i-corner nyo siya. Dinaan pa ang pakiusap sa social media para pag di napagbigyan si Catherine, siya pa ang lalabas na masama. Tinapos na ni Catherine ang relasyon nila ni Daniel at lahat nag-uugnay sa kanila. Sa tingin nyo, kung ang mga kaibigan nila Catherine at Daniel, liliyam ang paluloko ni Daniel, kay Catherine, mga kapatid pa kaya ni Daniel ang magsasabi kay Catherine na niloloko siya ng kuya nila? Kung totoong para niyo ng kapatid si Catherine, kahit kuya niyo si Daniel, kahit Catherine, dapat ang malasakit niyo. Pag-traitor din ginawa niyo sa kanya, which is masakit kahit kanino mangyari. May katwiran, pero wala naman po tayong, huwag natin masyadong i-judge yung mga kapatid niya na parang, malay nyo naman, di rin naman talaga nila alam yung mga nangyayari, diba? So, let's give them the benefit of the doubt. And I think, mahal naman talaga ni Catherine yung mga kapatid ni Daniel dahil for the longest time, kaya talaga masasabi mo na they treat them like a sisters, diba? At hindi natin alam kung nag-burn na ba ng bridge si Catherine sa kapatid ni Daniel. Yun ang mga hindi natin alam. So, another comment, sabi po ni Miss Araviata, for Delicadesa, hindi mangyayari yan. Siyempre, pamilya at Padilla ang nasa celebration. At nandun si Daniel, awkward ang magiging sitwasyon para kay Catherine. True. This is really very awkward po sa pakiramdam kung nandun. Siguro kung magbibigay man siya ng video greetings, pwede. Pero yung personal siyang pupunta sa mismong birthday ni Melay, po na ni Ella, na ni Carmela, ay parang malabo po yun. Kasi parang, It's a big no-no for them. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!